Magandang gabi sa iyo, Sir Neb, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Obet. Staff ako sa isang coffee shop. Bago pa lang ako noon at inaaral ko pa ang pasikot-sikot sa trabaho ko. Linis dito, linis doon. Pinag-aaralan ko rin ang iba't ibang menu ng mga kape na puro hindi pamilyar sa akin. Isang araw habang bakante ako, ay naisipan kong linisin ang bodega na tambakan ng mga gamit sa shop. Nagulat ako dahil may nakita akong batang lalaki na nakaupo sa isang sulok doon. Maayos naman ang itsura niya at hindi mukhang multo, kaya kinausap ko. Tinanong ko kung anong ginagawa niya roon. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumakbo siya palabas ng bodega. Hahabulin ko sana, pero paglabas ko ng bodega ay hindi ko na siya nakita. Tinanong ko pa sa mga kasama ko kung nakita nila yung bata, pero ni isa sa kanila ay walang nakakita sa kanya. Pinagkibit-balikat ko na lang dahil naisip ko baka naligaw lang doon or batang hamog na nakapasok at nag-a-attempt na magnakaw. Mukhang wala namang nawala sa coffee shop, kaya ayos lang. Pero nung mga sumunod na araw ay muli kong nakita yung bata na patakbo-takbo sa loob ng shop. Sinaway ko siya at nakinig naman sa akin. Naupo siya sa isang tabi. Muli ko siyang nilapitan at sabi ko, nasan ba yung mga magulang niya? Hindi na naman niya ako sinagot. Kinalabit ako ng kasama ko at tinanong kung sino raw ba yung kinakausap ko. Ang sabi ko, itong bata. Pero paglingon ko ay parang bula namang naglaho. Giniit sa akin ng mga kasama ko na wala silang nakikitang bata tulad ng sinasabi ko, kaya nagsimula na akong kabahan. Dahil dumadalas ang pagpapakita sa akin ng bata, mismong may-ari na ng coffee shop na pinagtatrabahuhan ko ang nagsabi na ipapabless niya ang shop. Hindi niya kasi ito na ipabless noong ipatayo niya. Mula nga nang maipabless na ng may-ari ang coffee shop ay hindi ko na ulit nakita ang batang lalaki. Ako si Leandro, barista sa isang coffee shop dito sa Maynila. Sana po Sir Neb ay mapaunlakan niyong basahin ang kwento ko para sa mga masugid mong taga-subaybay. Ganito po kasi ang nangyari noong isang gabing maulan. Madalang na ang customer sa mga oras na yon, kaya petix-petix na lang kami. Akala nga namin ay wala nang darating, pero isang customer pa ang humabol. Matandang lalaki siya na nakasuot ng kaputing itim at may bitbit na mahabang payong. Umorder agad siya ng kape. Panay ang sulyap ko sa kanya dahil sa kakaiba niyang itsura. Mukha siyang mangkukulam sa haba ng mukha at ilong niya. Tapos ang hahaba rin ng kuko, na daig pa ang kuko ng babae. Hindi naman sa mapanghusga, pero yun talaga ang itsura niya. Medyo nakakapangilabot ang dating sa akin at siguro sa mga kasamahan ko rin. Tapos ay pinalapit niya kami sa kanya at inalok na hulaan niya raw kami. Medyo nag-alangan pa kami dahil takot nga kami sa itsura niya. Pero dahil na-curious kami ng mga kasama ko ay nagpahula na rin kami. Libre daw eh. Okay naman ang hula niya sa akin, Sir Neb. Wala namang nakakatakot na magaganap sa akin, maliban lang sa isa naming kasamahang lalaki na si Dave. Ang sabi niya ay gawin na raw ang lahat ng gustong gawin sa buhay ni Dave dahil malapit na itong makarating sa paraiso. Ibig sabihin ay malapit na itong mamatay.
Nagalit yung kasamahan namin at pinagtabuyan nito yung matanda kahit hindi pa ubos ang kape nito. Inawat namin siya, pero ang sabi ng matanda ay ayos lang. Tahimik na umalis ang manghuhula at dire-diretso lang siya sa maulang kalsada. Ilang araw matapos yon ay nabalitaan na lang namin na nalunod sa outing nila si Dave. Nangilabot kami dahil naalala namin ang sinabi ng manghuhula tungkol kay Dave. Akala ko, Sir Neb, ay hindi na namin makikita ang matandang manghuhula. Pero bago mailibing si Dave, ay muli itong bumalik sa coffee shop. Pero tahimik na lang siya at hindi na kami inalok na magpahula sa kanya. Gustong gusto ko siyang lapitan para mag-usisa. Pero hindi ko talaga nagawa dahil sa takot ko. Hanggang sa makaalis na siya ulit. Hindi ko po alam kung makikita ko pa siya. Pero sana ay huwag na lang. Magandang araw po. Share ko lang sa iyo, Sir Neb, at sa Team Pinoy Creepypasta ang naranasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa coffee shop ng tita ko. Ako si Dom at may girlfriend po ako noon. Siya si Nadine. Aminado po ako na nagkukulang na ako noon sa oras para sa girlfriend ko. Ang atensyon ko kasi ay mas nakapokus sa trabaho ko dahil sa matinding pangangailangan ko noon sa pera. Nabaon kasi ako sa utang dahil sa sugal. Sobrang sama na ng loob ng girlfriend ko sa akin. Pero hindi ko man lang yun napagtuunan ng pansin. Hanggang sa si Nadine na mismo ang palaging nagpupunta at nangungulit sa akin sa coffee shop. Ang ginagawa ko ay binibigyan ko siya lagi ng favorite niyang kape. Pero hindi ko naman siya gaanong kinakausap. Hanggang isang araw nga, Sir Neb, nakita ko kung gaano kalungkot ang mukha ni Nadine habang nakaupo siya sa isang bakanting table sa shop. Wala siyang imik, kaya nanibago ako sa kanya. Tinanong ko pa kung masama ang pakiramdam niya, pero hindi pa rin siya umiimik. Kaya ang sabi ko, umuwi na lang siya at magpahinga. Nalingat lang ako, Sir Neb. Bigla nang nawala sa kinauupuan niya si Nadine. Napailing na lang ako dahil ngayon lang siya umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Pauwi na ako noon nang makatanggap ako ng tawag mula sa mama ni Nadine. Ayon sa kanya, hindi na raw ito umabot sa ospital. Naputukan daw ng ugat sa ulo ang girlfriend ko. Kinilabutan ako dahil yung sinabi ng mama ni Nadine na oras na dinala nila sa ospital si Nadine ay yun mismong oras na nasa coffee shop ito na parang tulala at wala sa sarili. Nasa labas na ako ng shop noon at nag-aabang ng masasakyan para puntahan si Nadine at ang pamilya niya. Napalingon ako sa coffee shop at kitang-kita ko ang imahe ng girlfriend ko na nasa loob at nakaupo kung saan siya nauupo ng madalas sa tuwing pinupuntahan niya ako roon. Hindi ko alam, Sir Neb, kung lungkot o takot ang nagtulak sa akin para bumalik sa coffee shop nang umiiyak. Gusto ko sanang yakapin si Nadine kahit multo na lang siya. Pero pagbukas ko uli ng shop ay wala na siya roon. Isa ito sa pinakamalungkot na parte ng buhay ko, Sir Neb. Sobra akong nagsisi kasi para bang ang dami kong hindi nasabi sa kanya. Marami akong gustong gawin kasama siya. Pero lahat 'yon ay hindi ko na magagawa kasi wala na si Nadine.